Mayroon kasing news simula last week, so good news siya, pero parang nalilito kasi hindi ko alam kung anong mangyayari. Alam mo yun, kung ano yung desisyon na dapat kong gawin mamaya pagdating sa bahay. Ikukwento sa inyo. Hindi ko lang siya makwento dito sa office ng buo kasi baka may mga makarinig. So, anyway, good news sana siya, kaso ngayon nga uwi na kami! Wala pa yung sundo namin, kaya gala-gala mo na si baby. Ay, si baby. Si baby. Lakad na kami pauwi. Maglalakad lang kami pauwi. Na kami pam ano, ikaw ang masahe. Oo. Okay. Sasakyan ko, hindi ko pa mabili. Correct. Yung sasakyan ko kasi sira yung gulong, dalawang gulong sira, kaya ayaw kumana. Bisikleta. Dahil sa kabila, ate, mainit. Ay, ano bisikleta ni Kuya? Masagasaan. Oo. Ayaw, siya. Mamaya, may kukwento ko. Correct. Pakita mo yung building na traffic siya. Ayun ang metro. Ayun ang metro namin. Diba? Minsan sasakay tayo dyan pag may kasama na ako. Sis. Bye bye. Mamaya na lang ulit sa bahay. May chika ko. Nandito tayo sa bahay, nakapagpalit na ako ng pambahay, pero lalabas ulit tayo mamaya ang 7. Mamaya ako nasasabihin niyo. Anyway, kaya ako nalilito kanina sa office pa lang. Actually, kahapon pa. Kasi, actually, yung good news is, dati kasi parang in-implement nila yung 10-day quarantine para sa 6 countries, which is yung Philippines, yung India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, tsaka Pakistan. So, kahit na fully vaccinated ka dito, kahit na may certificate ka, pagbalik mo dito, kung halimbawa mag-annual leave ka sa country, pagbalik mo dito, i-hotel quarantine ka nila. Ang bad news doon that time was, sobrang laki ng gastos, hindi na siya practical. Like, aabot siya ng almost 70,000 pesos. Okay, 10 days yun sa hotel. And sariling gastos mo siya. So actually, nakabook na ako ng January this year para sa flight ko sana na. I mean, nakabook na ako ng March, I think. Tapos, naka-plano na sana yung flight ko na May 20. Aalis na ako dito, tapos babalik ako ng June 18. So, I had to cancel my flight. Anyway, parang 1 hour after kong nirequest na i-cancel yung flight, na hindi na lang ako tutuloy, it's because, kasi nga, dahil nga dun sa 10-day quarantine, and hindi siya practical, parang sobrang laki ng gastos para sa 10-day quarantine. So, 1 hour after ko kinancel yung flight ko, i-re-remove na lang sana for a much better schedule later on. Anong nangyari, yung airways na sasakyan ko, kinancel nila mismo yung leg ng flight ko. So, ang daming nangyari, like, napa-extend ko na yung passport ko kasi supposedly August yung renewal ng passport ko na schedule. So, kailangan ko siyang i-cancel. Kailangan ko pumunta ng embassy dito para ipa-extend yun, which is ginawa ko nung April. So, na-extend siya for 1 year. So, okay na. So, mag-renew ako ng OWA membership, mag-renew ako ng residency permit, sana. So, alam mo yun, parang biglang last week, ang ganda na sana, masaya sana yung balita. Well, good news naman talaga siya for a lot of
expats here. Kasi wala na yung 10-day quarantine. So, yung sa mga pabalik na nakalabas na, good thing kasi nakalabas na sila. So, sa akin din, for me, good thing yan kasi hindi na ako gagastos ng malaki for hotel quarantine. Sa Pinas na lang, which is sagot naman ng OWA kasi nga, overseas worker tayo. Kaya lang, ang nangyari is, parang naging nahati yung, parang naging, ano siya, it's, anong tawag nito? Hindi masyadong maganda kasi kaya ako nalilito dahil sa office kasi required kami na i-take yung leave whether locally mo i-take siya or uuwi ka sa bansa mo tapos babalik ka dito. So, kung hindi mo siya magagamit, 30 days maximum is maki-carry over for next year. Until December 31 of this year. Pero until December 31 of this year, magkakaroon ako ng 62 days. So yung 32 days na yun, kailangan ko siyang i-leave whether dito, sa bansang to, sa Qatar, or iuwi ko siya ng Pilipinas. So good thing sana kasi wala ng quarantine. Pero magkakaroon siya kasi ng conflict na hindi ako pwedeng mawala sa office ng ganitong period or hindi ko siya pwedeng i-take ng ganito kaaga kasi sobrang mahal ng ticket, baka hindi siya ma-approve ng company, alam mo yon. So parang naiwan ako sa option na August, parang first week of August hanggang first week of September sana, which is hanggang ngayon hindi ko alam kung matitake ko siya kasi unang-una sobrang mahal ng ticket, nasa 70,000 plus. Although hindi ako yung gagastos, babayaran siya ng company ko, pero may certain budget lang, so for approval pa siya. Next thing is the latest flight na I can take is October. Okay, so kailangan makabalik ako dito ng last week of September kasi nga yung passport ko may expire ng April. So good for 6 months before expiration, valid pa siya for travel. So kung aalis ako dito ng October, November ako babalik dito. Okay, so para naiwan ako sa choice ng August. Okay, so pero parang anong nangyari naman is may rule yata sa Pilipinas na bago ko dumating doon, guys, I'm not sure, pero sa pagkakaintindi ko, hindi ko sinasabi na ito na talaga yung rule sa Pilipinas. I'm not really aware kung ano talaga yung ongoing rules and regulations sa mga OFW na pauwi sa Pinas. Pero as far as I understood, parang pinag-iisipan yata nila na kailangan pagdating mo ng Pilipinas, may PCR test ka. Which is dito, sobrang mahal siya para sa akin kasi mababa lang naman ang sweldo ko. And pag alis mo ng Pilipinas, required naman siya na mag-PCR ka dito. I mean, required dito na may PCR ka dun sa Pilipinas. So, all in all, parang ang mangyayari is mauubos lang yung pera ko sa PCR. Tapos, may 10 days quarantine pa ako sa Pinas. Kasi nga, hindi naman ino-honor yung vaccination certificate dito dahil siguro when hindi natin masisisi ang Pilipinas, nag-iingat lang din naman sila just like other countries, and I respect that. Yun lang, parang torn lang ako, parang nalilito lang ako kung ano ba talaga, kung tutuloy ba ako or what, kung makaka-uwi ba ako this year. So alam mo yun, parang nalulungkot ako kasi hindi ko sigurado kung makaka-uwi ba ako. And guys, 2 years, 4 months na ako simula nung huli akong umuwi sa Pinas. So, nandun yung feeling na excited ka kasi makikita mo na yung pamilya mo. Excited ka kasi for 1 month makakapahinga ka sana from stress sa trabaho. Yung lungkot na nararamdaman mo na mag-isa ka dito araw-araw. Alam mo yun. Tapos parang nung na-lift yung rule sa 10-day quarantine dito para dun sa 6 countries, nakahinga ako ng maluwag. Tapos later on, parang after few minutes, na-realize ko na ay ito nga pala yung mga kailangan i-consider. Until nag-sink in siya sa akin kanina, nung nag-check ako ng flight, sobrang
yung Qatar Airways, meron siyang flight, pero hindi siya direct flight talaga. Parang meron akong stopover sa Cebu, tapos saka pa ako magmamanila. So parang from 9-hour flight, magiging 14-hour flight siya. So okay, after noon, may 10 days quarantine pa ako. Allowed lang kami actually ng 30 days. Pero dahil nga 32 days yung kailangan kong ubusin para ano. So, okay lang. Parang actually ang plano is mag 35 days ako sa Pilipinas. So, nung naghahanap ako ng flight, yun nga, hindi ko... Parang tinry ko yung Philippine Airlines, wala pa siyang flights. As in, lahat-lahat ng araw, halos lahat, wala siyang flights. And alam mo yun, na parang sobrang mahal ng ticket, hindi ko alam, sabi nung boss ko. Pero although sabi naman nung boss ko na feeling naman niya, hindi naman ako i-hold back ng company. But the thing is, yung cost ng ticket. Okay, so parang minsan iniisip ko na lang din na siguro better na lang na wag umuwi, tapos tingnan na lang kung paano yung magiging takbo dito ng sitwasyon. Kasi actually dito, mababa na yung, sobrang baba na ng cases. And nag-reopen na kami. Until end of July, fully open na ulit yung Qatar. So, nag-open na ng mga business visa, tourist visa, family visa. Open na siya lahat since, actually effective siya tomorrow. So, we'll see tomorrow kung ano yung mangyayari. Siguro sana may maraming flight options na i-offer kasi gusto ko talagang umuwi. Gusto ko na talagang magbakasyon. Makapahinga. Alam mo yun, kahit na mag-work from home ako sa Pilipinas, iba pa rin, at least makasama mo yung mga, yung pamilya mo na hindi mo na nakasama for 2 years dahil sa pandemic. Although, wala naman tayong gustong sisihin sa nangyari kasi hindi naman tayo lang or ako lang yung nagsasuffer sa ganitong pakiramdam na gustong-gusto mong umuwi pero hindi ka makauwi. Kasi ang dami mong kailangan i-consider. At syempre, unang-una, kailangan natin mag-ingat lahat. Kasi nga, hindi natin alam sa natin makukuha. Hindi natin alam kung gano'ng ka-active ba yung virus na to. Kung pagdating ng Pilipinas, baka alam mo yun, yung hindi mo alam kung ano yung posibleng mangyari after. Tapos, from time to time, pabago-bago yung rules and regulations ng Pilipinas, dito. So, hindi ko talaga alam kung ano mangyari. So, parang suddenly kaninang umaga, nalito ako, nalungkot ako kasi feeling ko hindi na naman ako makaka-uwi. Hindi ko alam kung kailan ako makaka-uwi ulit. Alam mo yun. Parang ginito na rin yung nangyari last year. Last year, January, may ticket na ako. Pauwi ako ng March. Kailangan kong i-cancel kasi nag-restrict ang Pilipinas. Nag-restrict din dito sa Qatar. So, pero thank God kasi kahit papaano, thankful pa rin ako. Kasi kahit papaano, hindi ako pinapaabot doon sa point na nakapag-desisyon na ako talaga. And naipit ako. Na-stuck ako sa isang sitwasyon na hindi ko makokontrol and alam ko na mamamroblema ako. At least, ganito man yung nangyayari. Pero alam mo yung beforehand, alam mo na. So, makakapag-desisyon ka ng maayos, makakapag-isip ka pa ng maayos. Well, yung pag-uwi sa Pilipinas, gusto mo, pero kung meron namang valid reason na kung bakit hindi ka makaka-uwi, siguro yun na lang, doon na lang tayo magpaka-positive na may dahilan naman kung bakit hindi ka talaga makaka-uwi or kung bakit kailangan huwag mo munang ipilit. Kasi baka mas better nga siguro na mag-stay dito or... Pero tingnan natin in the coming days. Pero as soon as possible, kailangan ko na rin kasing mabook yung ticket ko. Otherwise, pataas siya ng pataas yung price and hindi ko sure kung ma-approve pa siya later on kung sobrang mahal na nung ticket. And hindi rin naman kasi practical, guys, na ganun kamahal. Biruin mo parang almost 40% ng ticket price yung tinaas. Well, for Philippines, I don't know with other countries. But so far, sa experience ko,
And yung sa mga ticket na na-book na para sa akin, ganun yung nangyari, parang 40% kasi parang before nasa almost 50k lang siya eh. Ngayon 70k mahigit na eh. So we'll see. Okay. Basta share ko lang yun sa inyo kasi sobrang nalilito ako, parang hindi ko rin alam kung ano yung tamang desisyon. Tapos mayroon pa rin akong inaantay na result dito sa Qatar. Pero I think yung inaantay ko naman yun is more manageable kumpara doon sa mga iba kong kinoconsider na nabanggit ko, na kagaya ng ticket price, nung conflict ng schedule ng annual leave, yung mga PCR tests, yung mga gastos sa PCR tests, which is napakalaking gastos na kung practical ka, mas iisipin mo na ipadala mo na lang sa Pilipinas sa pamilya mo, tapos later on ka na lang sumunod, alam mo yan. Pero okay lang, kung ano naman yung better at saka kung ano yung safer na para sa atin, for sure ibibigay naman yun. And kung will talaga na makauwi ako this year, makakauwi at makakauwi ako, I hope na sana i-grant naman na makauwi ako. Ay, alam mo yan, i-grant ng situation, i-grant ng company, i-grant ng as in lahat, para makauwi ako, makita ko man yung pamilya ko for 30 days. 30 days lang yan guys, or 35 days. And malaking bagay na yun para sa akin. Sobrang laking stress reliever na yun para sa akin. Na pagbalik ko dito, fresh ulit, bagong simula ulit. And so dun sa mga gusto kong umuwi, hopefully guys makauwi tayo sooner para makasama natin yung mga pamilya natin, kasi I'm sure hindi lang ako yung nag-iisa dito na sobrang tagal na, or well, para sa akin yung 2 years is matagal na kasi entitled naman ako na yearly makauwi ako eh. Pero yun nga, dahil sa nangyayari sa sitwasyon ngayon, more than 2 years na akong hindi nakaka-uwi, which is hindi ko naman siya masyadong iniisip, kasi kung iisipin ko, lalo lang ako malulungkot. So parang tinatry ko pa rin na mag-isip ng positive side, kasi positive side na in a way na kung umuwi ako, baka makuha ko, mahawa ko. Kung umuwi ako, baka mastak ako doon. So lalong wala na akong balik ang trabaho dito, so lalong magiging mas mahirap, diba? So, tingnan natin guys, sa akin, hindi naman ako nalulungkot masyado, nalilito lang talaga ako kung anong tamang desisyon. Well, siguro, isishare ko rin naman to sa pamilya ko kung anong magandang gawin. And we'll see kung kinakailangan na mag-leave na lang dito, local, gagawin ko para lang, alam mo yun. Kasi wala talagang way, hindi naman natin, wala namang gumusto ng ganitong sitwasyon. Parang lahat naman nagsistruggle, lahat naman lumalaban para makauwi, para makasama yung mga pamilya nila. And I hope kayo din na nagpe-pray na makauwi, sana makauwi din kayo at makabalik kayo dito ng safe, para, diba, happy lang tayo.